everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I am going to show you items I have that are related to breastfeeding. So these are items that helped me throughout my breastfeeding journey, starting pa lang nung sa eldest son ko, year 2015, up until now, 2020, that I'm still breastfeeding my youngest son. So if you want to know the items I have that are related to breastfeeding, please keep on watching. Hi everyone! So for the first item I have here is the Spectra electric breast pump, and this one is the double electric breast pump kasi pwede mong gamitin ng sabay or parang pwede mong gamitin ng sabay yung breast mo sa pagkuha ng milk, sa pagpump ng milk. So yan, dyan nilalagay yung dalawang parang hose. So mamaya I will show you how to use it. So I bought this 2015 pa. So gamit ko na to 5 years ago nung sa eldest son ko pa lang, nung nagbe-breastfeed ako sa kanya. So until now, gamit ko pa rin siya sa youngest son ko and hindi pa din siya nasisira. So I really think na good investment to, especially dun sa mga working moms na kailangan pumunta sa office for some time, for 9 hours in a day. So para makapag-pump kayo while nasa office kayo or kung saan man. And ayun, so yung electric breast pump na to, this is the Spectra 9 Plus. This is made in Korea. So cheaper siya compared dun sa mga ibang brand like Aveeno or sa Medela, yung mga well-known brand. Pero for me, okay din naman talaga siya. So, nakakapag-pump din. So, paparinig ko sa inyo yung tunog ng massage. Kasi, I think dun lang naman nagkakaiba yung parang pag-massage nung breast para makakuha nung milk para makapag-pump. So, kunyari, pagka-on mo, ay hindi pa pala siya naka-charge. Wait lang. Ayan, so bago ko pala isaksak muna, ipapakita ko din sa inyo yung kasama niyang power adapter. So meron siyang power adapter na kasama. So nakita ba? Wait lang. So ano lang to, 240 lang din yung volt. So as is ko lang siyang sinasaksak. Hindi ko mapakita. As is ko lang siyang sinasaksak. Wala nang kahit na anong pang ilalagay dito. And then ito yung dito. Ilalagay lang dito para magamit mo siya ng nakasaksak. And yun, kaya ko pala rin siya gusto is dahil rechargeable siya. So, kunyari, pag na-charge mo na siya for some time, pwede mo na siyang gamitin ng hindi nakasaksak. So, very portable. Yung parang magagamit mo talaga siya kahit, yun, ginagamit ko to kunyari pagka on the way sa office or pa-uwi ng bahay kasi, di ba, yun nga, traffic. So, kahit nasa traffic ka, nakakapag-pump ka pa din. So, I really recommend this Spectra electric breast pump dahil yun, aside sa antagal na sa akin to, 5 years na, nagagamit ko din siya kahit na hindi nakasaksak. Kasi yung ibang mga double electric breast pump, parang ano siya, kailangan nakasaksak pa pag ginagamit. So, ayun. Ayan. So, ganito yung itsura niya kapag ka nag-charge na. Ayan na yung Spectra electric breast pump pag nag-charge. And then yan. So, ito yung power button. So, you can see na merong function yung massage. So, may massage siya kamay. Vacuum. So, may dalawang mode yung massage niya. There is the expression. That is yung parang kapag talagang kukuha na ng milk. And this one is yung parang massage lang. So, ang advice sa akin dati nung binili ko nga to is to use the massage mode muna for some time. For example, mga 5 minutes muna para at least na-warm up yung breast mo before you do the expression. So, siguro kahit mga 2 minutes lang or 2-5 minutes. And then, yun nga, may timer para makita mo na naka 2 minutes ka na pala na massage. And then, after 2 minutes, pwede mo na siyang ibalik sa expression, idalhin sa expression mode. And then, ito yung vacuum. So, dito yung kung gaano kahina and gaano kalakas. So, ang pinakamahina is around level 1. So, yan. Sobrang hina lang niya talaga. So, ang pinakamalakas niya is level 10. So, level 10, parang syempre, mas mahigpit yung expression. So, kunyari, parang syempre, masakit yun sa breast pag sobrang
mahigpit, kung hindi ka pa sanay, pwede ka munang mag-level 5. Pero since kunyari ako, sanay na ako mag-breastfeed, lagi na ako naka-level 10. Ayan. Pero nung nagsisimula pa rin ako, level 5 lang muna. And then sa massage, and sorry, sa vacuum, ang mga levels niya ay... So, ang level 1, yung level niya, and ang pinaka-mataas niya is level 5. So, yun din. So, kung, di ba, hindi ka pa masyadong sanay, dun ka muna sa mababa, sa level 1, and then pag sanay ka na, dun ka na sa level 5. So, this is the electric breast pump. Pinapakita ko pa lang pala yung kung paano gamitin yung mga modes, and then off muna natin. Ipapakita ko din kung paano naman ilagay yung mga parts niya. So, wait lang. At meron siyang dalawang parang hose na kasama. And then, meron siyang, wala. Meron siyang ganito na parts. So, ito yung parang nilalagay mo sa breast mo. And then, may kasama din na ganito. Flange yung tawag sa ganito. So, ito, may sukat din pala tong flange pair na to. Dahil, kunyari, yan. Yung sa akin, 24 millimeters lang. I know, ayan, kung nakikita nyo. So, I'm not sure kung ano pa yung ibang mga size. Pero may mga size siya depending dun sa breast size nyo. Kung mas maliit or mas malaki. Kasi para talaga mas fit siya pag nag-breast pump ka. Ito, may ganito ding part. So, dyan parang tutuloy yung breast milk mo. And then, may kasama din siyang dalawang bottles na 5 ml. So, ito yung ilalagay. So, ito yung parang storage bottle. So, may cover na siya. And then, ilalagay. Parang ganyan. And then, ayan. So, dyan tutuloy yung milk. And then, pwede mo na siyang, pwede namang diretso mo nang store yung milk mo dyan after. So, ito yung pang store. Ang cute lang ng color niya kasi pink. Very, ano, girly, motherly, ganyan. So, gusto ko lang yung color nung spectra na to. And then, yan, may ganitong parts din. Tsaka ito. So, hindi ko actually sure yung mga tawag dyan. But, the good thing is, pagkakunyari, ang concern mo, and ito pa pala, may parts pa na ganito sa loob. So, ayan. So, ang gagawin mo is, ilalagay mo lang dito, yung mas mataba, nalagay mo dito. Ito, ganyan, papasok mo lang dyan, and then yung dito, so madumi na talaga sila kasi yung tagal na nilang na-store, ayan. And then pagkatapos nun, ilalagay nyo na yung hose ito, ilalagay nyo na yung hose dito sa isang part, and then yung kabilang side ng hose is ilalagay natin dito sa dulo nung ganyan. Dito. Sa, yan. So, yung breast pump, my choice if, kunwari, gusto mong isa lang, yung ilalagay mo, pwede namang isa lang. So, ganyan. So, pero syempre, kung sabay mong gagamitin, may yan pa, may isa pang lagayan. So, ito yung isa pa. So, dito ilalagay. And then, ito yung so, yan na. So, naka-setup na siya. So, ganyan yung setup niya pagsabay kinagamit. So, andyan. And ito. Ayan, ganyan. So, yun yung ilalagay mo sa breast mo. Nakaharap na ganyan. Sa dalawang breast mo din. Tutulo na yung milk dito. So, yun. So, ito yung breast pump. Papakita ko na lang sa pang video. And so, yun yung itsura niya kapag ka nakalagay na. Dito nakalagay yung dalawang hose. And then, andito na yung dalawang breast pump. Related pa din sa breast pump, or, yeah, related pa rin sa breast pump is itong breast massager. So, nilalagay siya dun sa parang pinaka breast pump kanina para magdagdag sensation pag nagbe-breast pump ka. So, tanggalin ko lang yung hose. So, yan. So, mas madadagdag sensation lang yung breast mo. So, syempre, pag may dagdag sensation sa breast, pag mas nafe-feel na namamassage yung breast mo, mas madaming milk na ma-express. So, yan, ganyan siya. Lalagayin lang siya sa breast.
pinaka-breast pump mo. Dagdag massage lang. Dagdag sensation. So, makita ko lang yung parehas. Ayan. So, ganito. Ayan yung breast massager. Next is, ayan. So, after nun, meron naman din isa pang alternative. May pagka-manual pump siya, pero hindi talaga kasi parang pang salo lang siya nung breast milk. Parang ginagamit mo siya habang nagpapadede ka. So, kanya nagpapadede ka dun sa baby mo. So, gumamit natin si Baymax. So, nagpapa-breastfeed ka sa kanya. Then, so, yung isang milk, kasi syempre minsan pag nagpapa-breast milk ka dun sa other breast, minsan may parang tumutulo pang mga milk dun, which is sayang. Yung iba, ang ginagamit na lang, actually practical din, yung iba, ginagamit na lang talaga is bottle. So, parang sinasalo na lang nila. Pero, yun nga, syempre, hindi siya yung shape na pangsalo talaga. So, merong alternative. Ang sikat talaga is yung brand na Haaka. Ang tawag dun is Breast Pump Silicone Cup. And yon mas mahal siya, nasa mga 528 yung ganun. But may cheaper alternative akong nakita lang sa Lazada. I think Dula. Basta alam ko lesser than 500 to. Check ko na lang din ulit. But yun nga, yung sikat na brand is yung Haaka. But parang for me kasi pares lang naman yung shape. So, gagawin mo lang is ilalagay mo nga siya sa may breast mo na parang ganyan. So, so habang nagpapa-breastfeed ka kay baby, parang yung na mga tumutulong milk doon sa kabila is masasalo. And then you can store it na. And yun. So, ito is up until 4 ml. So, sakto lang na habang nagpapa-breast milk ka sa kabilang breast, may parang nasustore ka na additional breast milk sa other side of your breast na walang ka-effort. So, this is the Dula Breast Pump Silicone Cup. Last na, regarding sa mga talagang pagpapump, sa breastfeeding pa rin syempre yung after, pero ito yung mga pang-related sa pagpapump ng milk, pag-express ng milk, is this one, yung breast shells. So, this is also a cheaper alternative na nakita ko online, I think, sa Lazada pa din, kasi dati Lazada lang ako, wala pa atang Shopee. So, yun. So, all you have to do para dito is yung ilalagay mo siya sa loob ng bra mo. So, yun, parang nasasalo lang ng yung mga milk mo. Kasi nga, imbis na gumagamit ka ng mga parang dry pads, breast dry pads na, di ba, pagka naglalactate ka, na pwede mong ipunin dito. And then, yun, so, pagka-ipon mo ng pinaka-milk nandito, meron siyang parang ganito, yan, nakikita nyo yung ganyan. So, pwede nyo na siyang isalin after. Parang isasalin nyo siya sa bottle. Pag kunwari, napuno na to or basta parang may laman yan. So, sayang naman, isasalin nyo from here, salin nyo ng ganyan, new milk nyo. So, diba, syempre, breast milk is parang, gold daw talaga kasi ang breast milk. So, yun. Gets ko na pala, breast milk is liquid gold. So, yun pala yun. Breast milk is liquid gold. So, kahit mga kaonte lang na nakukuha natin from this breast shells, sasalin pa rin natin siya sa bottle para ma-store and mapainom kay baby. Okay, so next is, I think, next naman is yung mga, yung pang-store naman ng mga milk na-express nyo, na-pump nyo from, you know, from yun nga, pagpapump. So, ito yung isa kong nabili na mahalaga, vital, pag syempre pag mag-travel is itong dalawang V-Cool. I think V-Cool to eh. Na ice, V-Cool yung brand na ice cube or ice box. So, lalagyan mo lang siya ng water inside and then at least meron ka ng talagang tumatagal na ice. And then, ang maganda dito is naka-shape siya na para ma-store yung tatlong bottles. Ganyan, nakaganyan yan. And then, syempre bumili na rin ako nung pinaka-bag. So, ito yung bag niya from V-Cool. So, ayan, ganyan. Alam ko, mas mura din siya compared sa iba. And yan, sa loob is ganito yung itsura niya. So, dyan mo ilalagay yung dalawang ice
box or ice cube na malaki. And then, dito natin ilalagay yung parang mga bottles. So, tatlo. Tatlo yung pwedeng ilagay. So, tatlo yung pwedeng ilagay yung dito sa bag na to. So, ayan. So, ayan. May isa pang bottle na pwedeng ilagay dyan. And then, when you close it, dito sa taas, pwedeng ilagay yung pinaka parts ng breast pump niyo. So, dyan ilalagay yung mga ganito, yung mga plunge or anything. Ganyan. Dyan na ilalagay. Sa loob niyan. Ito, yung electric breast pump. Pwede nyo na ilagay sa lahat. So, yun. So, this is the V-Cool breast feeding bag or breast pump bag. Yun. Lalagay ko na lang din yung link kung saan ko siya nabili online. And then, next is naman is yung parang partner ng mga breast pump ay itong mga hands-free bra, hands-free bra na ginagamit ko din while working nung nasa office pag nagpapump ako habang nag-work. Meron akong ganito. This one is brand niya is Bloom, but hindi ko to masyado nagagamit. Nagagamit ko lang siguro to sa bahay noon kasi nga medyo maluwag siya. So hindi siya ganun ka kapit na kapit. So, medyo mahirap siyang gamitin outside bahay. Pero, pwede na rin siya sa bahay para may alternative lang. So, ang laki. Grabe. Ang taba. Ang laki ko din kasi talaga nun. And, syempre, kapag nagbe-breastfeed ka talaga, lumalaki talaga yung breast niyo dahil nga may milk. So, yun. So, malaki talaga. So, dito mo parang ilalagay yung plunge. So, yung isa na lang ipapakita ko kasi mas masikip yun. Ang brand nito ay Simple Wishes. So, ito ay Simple Wishes yung brand. So, I have it in ganitong color. Ito yung una ko. This is light pink. Ayan, light pink and black para may pang alternate. So, yun. Dapat nga mas madami pa. Pero, kasi mahal din kasi itong mga ganito. Mga nasa 2,000. And then, pag nag-sale siya, 1,500. So, yun yung pinaka-sale niya, 1,500. So, namamahalan lang ako. Kaya, yun eh, minsan lang naman siya gamitin in a day. Parang mga, ilan ba, 2 hours in a day. Kaya, sinasalit-salit ko na lang. So, yun, hindi masyadong hygienic. Pero, yun nga nga. Kung saglit mo lang naman gagamitin. So, ito yung, ganyan yung hands-free bra. And then, pwede mong tanggalin itong naka-strap para talagang strapless na siya. And then, sa likod, meron siyang pang-adjust. Pag kanyari, nga, pagka pumayat ka na, or I mean, pag lumiit yung breast mo, pag, syempre, di ba, pagka tumatagal, umuunti na lang yung laman ng milk mo, so lilit talaga yung breast mo. And then, pa, syempre, pag nasa start ko pala nagbe-breastfeed, mas malaki yung breast mo since mas malaming ang milk. So, pwede mo siyang i-adjust accordingly. So, yan. So, yan. Diba? Parang mas maliit na siya pag paubos na yung milk mo, pag malaki na si baby, or pag bago pa lang, kakapanganak mo pa lang, mas malaki pa yung breast mo, mas maluwag pa yung pwede mong gawin. And then, dito mo siya ilalagay para maging hands-free. So, idedemo ko na lang din. So, bubuksan mo yung zipper dito sa ano. So, ito rin pala may zipper na pwede mo ding tanggalin para lumuwag or sumikip yung pinaka-strapless bra. So, lalagay natin dito. So, pag ganyan. So, ito yung pinaka-bra. Lagay mo siya ng ganyan. And then, ilalagay mo lang yung dalawang plunge dito. So, ganyan. Nalagay mo sa akin. Lagay mo dalawang plunge dito. And then, sa isa pang side. Lagay mo lang din yung plunge. Other side. So, yun, nakakatawa talaga. Siyempre, gagawin mo to pagka sa tagong lugar kasi nakakatawa yung tsura. Yun nga. Pero, yan. Ganyan. So, tas dyan na. So, nagpa-pump ka na habang hindi mo na kailangan hawakan yung dalawang
dalawang bote or yung ganyan pag nagpa-pump ka, pwede ka nang mag-work habang nagpa-pump, mag-laptop, yun. So, kung yung work mo lang man is yung gano'n na pwedeng nagla-laptop lang habang nagpa-pump ng milk. So, yan. Yan yung ginagamit. And then, after naman nun, okay, so, after naman nun, punta na tayo sa mga pang-cover. So, ito yung mga pang-cover na meron ako. This is, ganyan lang siya. Ayan. So, ilalagay lang siya ng ganyan. This is, I think, from SM. So, since may SM store naman na, baka pwede na rin siya mabili online. So, ganyan lang. Then, yan, dito, si Baby. Ilagay mo lang ganyan, si Baby. Okay? And then, next is ito. Itong pang-cover naman na to. Nursing cover pala yung tawag na to. Ang maganda dito is, meron siyang parang kasamang, plastic sa loob, plastic na matigas sa loob para mas may space, para hindi nakasandal kay baby yung mismong cloth, para hindi nakaka, yun nga, para mas makakahinga si baby pag pinapadede mo. So, nakaganyan lang siya, ganyan lang siya pag ginamit mo, dahil nga parang may plastic dyan na nakalagay dun sa loob. So, andito si baby, pwede mo pa siyang magpadede comfortably na mas makakahinga siya. Kasi nga, may ganito. Nakaganyan na. Nakalayo na siya kay baby. So, yan. Bakita ko parang ganyan. Nakaganyan. Wait lang. Nakaganyan. Yan. Nakaganyan siya pag pinapadede. Ayan. And then, unti na lang to. Last na lang is yung mga pang lactation aid na meron din ako para dumami yung breast milk mo. Nakatulong sa akin is itong Mega V Pharma Mega Malunggay. So, meron siyang Moringa, Olifera, at Sodium Ascorbate. So, Sodium Ascorbate. Yan. And then, 600 mg siya capsule and food supplement. So, this is 100 capsules. So, kunin yung itsura niya. Isa-isa. Ganyan. So, maubos ka na nga. Yan. Yan siya. And it. So, ganyan yung itsura niya. And ang sabi, ito ay, basta nakakapag-boost lang siya ng milk din. So, ang sabi, recommended dosage nito is take 2 to 3 capsules daily. Tapos, pwede siyang inumin as is with water, or pwede rin siyang kasama ng fruit juices or ng mga beverage of choice. And then, ayan. So, I think isang ganitong box is mga nasa around 900 plus or 1,000. Pero, nagsisale naman sila. So, abangan na lang pag nagsisale. Yun. So, isang box is 100 capsules. So, this is the Mega Malunggay B Pharma. And then, I also have this traditional medicinal women's tea. So, this is from Baby Mama PH. So, yan. Okay naman yung taste nito. Very bland lang siya. Hindi siya matapang for a tea. So, yan. Ano rin do to? Healthy lactation. So, this is caffeine-free. And yun. 16 wrap tea bags yung laman nung ganito. Mother's milk. Ayan. So, yan. Din. May mga laman siyang fennel, anise, coriander, fenugreek, and thistle na para makapag-bringer of milk, para makapag-ilagay pa ng more milk sa ating mga breast. And then, ilalagay ko na lang din dito yung mga pictures na naubos ko na dati, but ginagamit ko, like yung hot chocolate na may malunggay, and coffee with malunggay, and also yung ginamit ko na brewer's yeast, kasi ano siya eh, cheaper version din siya, brewer's yeast, compared sa nabibili sa healthy options, kasi sa healthy options, parang isang can na talaga, but parang kung gusto nyo lang mag-try, pagka magbe-bake ka ng lactation cookies nyo, kung onti lang yung gusto nyo, mga 100 grams lang ng brewer's yeast, meron din akong binilhan online na pwedeng munang i-try bago bumili ng mahal pa talaga na version ng brewer's yeast. Kasi, di ba, hiyangan din kasi yung pang-lactation aid. Minsan,
hindi effective yun sa'yo or ganyan. Parang kunyari yung M2 na drink, hindi siya effective sa akin, but sa iba, effective siya. So yun, kasi diba baka may allergies ka or what. And then lastly, sa haul na to ay, yan. So last na sa haul na to ay itong damit from KP Baby. So nabili ko ta sa Baby Fair eh. So in-store ko siya or sa Tiangge ko siya nabili sa fair. But nakita ko yung likod, ano siya, www.kpbaby.com. So pwede mo siya orderin online. Siguro, I think, and binisit ko din, meron niya sila online. So, ito ay nursing dress. So, ganyan siya. And then, from here, pwede mo siyang iangat para dito, yan, ganyan. So, dyan na magpapa-breastfeed. So, ito yung example. Iangat mo lang siya, and then, yun na. So, diba, parang mas discreet lang yung pagpa-breastfeed, and then pwede ka pa rin nakadress. Kasi usually, hindi ka nakakapag-dress na talaga kapag ka nagbe-breastfeed ka. Usually, polo lang para madali buksan, or t-shirt para madali angat. But this one, this is a dress na pwede mo lang gamitin kahit na nagbe-breastfeed ka. So, lalayo lang ako at nabitan yung maligin. Ayan, so naalala ko pala, meron din lactation, breast milk, production, lactation oil. So yan, nilalagay mo naman siya bago ka mag-pump ng breast milk mo sa dalawang breast mo sa ibabaw. Lalagay mo lang siya sa may ibabaw ng milk mo, ay ng milk mo, ng breast mo dito. So yan, so mamasyadong mo lang din. So yan, naka-increase din ng breast milk supply. Lactation essential oil. So, ayun na. So, tapos na yung pag-haul ko ng mga breastfeeding product. I hope nag-enjoy kayo manood ng mga cheaper alternatives ng mga breastfeeding items and ma-inspire kayo sa inyong breastfeeding journey dahil marami talagang mga items na makakatulong para sa inyo. And sa next video na lang yung mga tips on how to breastfeed ng at least 2 years or more, kasi yun yung sa dalawang son ko. Actually, sa second son ko, mga 1 year plus pa lang siya, pero yun din yung goal ko. So, yun lang. I hope you like this video and subscribe to my channel. See you in my next one. Bye-bye!